Bawa karta wab. Bawa karta. Happy Sabat. Happy Sabat. Abay hawa alhayam. Abay hawa alhayam. Pasam. Pasam. Yahawa Shai. Yahawa Shai. Pasam. Pasam. Rauk Rakada. Rauk Rakada. Yaman. Yaman. Ang topic natin ay to be continue to siya. Part 3 na po tayo. Natalakay natin ang part 1 at part 2. Nasa listed ko, lesson 10. Dalawa na lang ang kulang hanggang 12 ngayon sa level ko, lilipat na tayo sa another level. Na ang pamagat, the high political concept of the context in the Bible. Ang haka-haka na pagkaunawa sa nilalaman ng Biblia. Merong haka-haka sa pagkaunawa. Introduction. The high political concept creates Bible contradiction. Ang akahaka sa pagkaunawa ay naglilikha ng pagkasalungatan sa Biblia. Basta akahaka, magkakaroon talaga ng pagkasalungatan o contradiction. Pero, the Bible has no contradiction. But there is the wrong translation. Ang Biblia ay walang mga pagkasalungatan. Ngunit, may mga maling pagsasalin. Katulad ng alhayam, ginawa nilang God. Katulad ng Yahawa, ginawa nilang Lord, Yahweh, Jehovah. So, katulad ng Yahawa Shai, ginawa nilang Jesus Christ. Mali ang pagkasalin. Ito na lang isa-isahin. Gas-gas na to sa mga kinig, pero mayroong tatlong first-timer. Mga first-timer, tatlo, no? Tatlo ba? Dalawa? Ah, dalawa. Meron pa dito? Tatlo yung isa pa lang. Okay, first-timer. So, inasahan namin ang mga first-timer na hindi ito ang huling pagtutan nyo ito. Kundi ito yung pasimula na magsama-sama tayo maglilingkod sa isang karian ng ating alhayam. Yaman? Yaman! Ngayon, the Torah versus the Grace. Alamin natin ito kasi maraming mga theologian, mga scholar na hindi talaga nila naintindihan ito. Parang pinaglalaban, nagbubuksing tuloy ang Torah at saka yung Grasya. The Grace and the Torah fighting one another. Naglalaban dalawa. Sabi ko nga, walang contradiction. Mali lang, haka-haka na kasi. Hypothetical concept. Yan ang may resulta. Ngayon, dito tayo sa Torah. Alamin natin kung gaano kahigpit ang batas ng ating alhayam, ang ating abay hawa. Kaya ba natin na matupad ang Torah? Pa-perfect natin? Kaya? Ask kamay ang sabing kaya. Pwede. Ha? Ask kamay ang sabing kaya. Ito pa rin ang Torah. Walang tumaas. Wala silang kamay. Sino nagsabi na hindi kaya matupad? Ask kamay. Matthew chapter 5 verse 22. But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Again, anyone who says to his brother, Raka, answerable to the Sanhedrin, but anyone who says you fool will be in danger of the fire in hell. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang matutuot
sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang hukuman sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsasabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Sino sa inyo na mulang pagkabata hanggang ngayon ay hindi pa nagmumura? Wala. Anong sabi sa Torah? Sino mang nagsabi ng kanyang kapatid, ulol ka, mapapasa apoy ng impyerno? Marami. Kahit pa itong mga po naging masayanik na, pag magalit, nagmura pa rin. Nagmura pa rin pag magalit. Okay lang yung magalit, yung magmura. Pero mayroon talaga expression na lang nila. Pero anong sabi ha? Matthew yan, chapter 5 verse 22. Sino nagsabi dito? Si Hawa siya mismo nagsabi. Nagsabi, sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapasaapoy ng impyerno. Ang daming pupunta sa impyerno. Halos na lahat na tao. Halos lahat. Mapunta sa impyerno. May sabi na. Ulol ka. Gago ka. Dahil sabi, yun pa ni si... Ano? Sinaulog pala eh. Yan. Mapasa impyerno yan. Lalo na ekspresyon ni Soriano, lagi nagmumura. Yung presidente natin, si Digo, lagi nagmumura. Inagaya na sa mga bata, nagmumura. Pag sa tura yan, impyerno yan. Sino sa inyo dito na kapag magalit, hindi talaga magmura? Taas kamay. Yung magalit na hindi magmura. Isa lang, si Pastor Nick lang. Nawawa si Kapitan, nagkakumpong. Nagkakusan pa ng electric pan. Salanan niya. Diba? So, pero mo gaano kahigpit ang tura, sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasapoy ng impyerno? English pa rin dyan. O ngayon, magmura pa ba kayo? Hindi na po. Nagpagalit na rin. Nagpagalit na rin. Nagpagalit na rin. Matthew chapter 5 verse 27 to 28. You have heard that it was said, do not commit adultery. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Narinig din nyo na noong unay, inuutos ng mga tao, huwag kang makikiapit. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na nagpapanas, nagpagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakikiapit na siya sa iyon. Hindi niya ginawa ha? Sa tingin lang, may pagnanasa lang siya sa pagtingin. Nagandahan sa katawan. Meron naman talaga. Pakikiapin na! Sabi ni iba, kung gano'ng lugi ako, gawin mo na lang sa totoo. Kasi tumingin na ako, tapos hanggang tingin lang, gano'n pa rin ang kasalanan. Hindi gano'n ito na lang ang totoo, sabi ni iba. Pero mo ha, narinig ninyo na noong una inuutos ng mga tao, huwag kang magkiapit. Ano kaya magkiapit? Lahat ng nagtalik na hindi kasal, magkiapit po yan, na kailangan kasal o manapasbasan. Pag once kayo, magpasipin kayo na hindi kayo napasbasan, pakikiapit po yan, kasalanan po yan. Na kailangan may basbas. May basbas ha? Kasi pagdating niya, bukas ba yung routine? Hindi pwede magkaroon naman another divorcio.
So, totoo lang. Pero, karamihan sa iba, hanggang tingin, may pagnanasa sa pagtingin. Ano rin? Sabi rin ito. Ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip na yun ha, niya'y nakikiapig na siya sa iyon. Nakiapig na rin! Kanya ng tura. Ngayon, maliligtas ba tayo sa tura? Kung ang tura ang basihan mo sa kaligtasan, lahat, nagkagatang ang tura. Sa pagmumura lang, halos lahat nagmura. Gayon, hindi naman lalaki lang ang may pahalay sa pagtitingin sa babae, pati mga babae, mamahalay sa pagtitingin sa lalaki. Braso! Hindi na sa braso, pati sa baba, kabraso, marami din. Akin na rin yan. Akala ba nyo kayo ng mga lalaki lang, pati na rin mga bayato. Ganyan ang tura. Wala kalimas. Kayo kung sa tura kayo, kayo mga pastor, mga bishop, na umaasa kayo sa kaligtasan sa tura. Yung mga ibang operyan, umaasa sa kaligtasan sa tura. No? Nakakaawa kayo. Mali po yun. Ayun o, may picture. Pakinggan nyo hanggang matapos. Pakinggan nyo. Another, basa. Matthew chapter 5 verse 29 to 30. If your right eye causes you to sin, gouge it out, and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body go into hell. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng inyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawan na itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putuloyin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawan na itatapon sa impyerno. Sabi ni iba, hindi naman literal ang pagkasabi ni Masyayak Yawasay. Pwede rin, hindi literal. Ano yung sanhi sa pagkakasala? Kung ang mata sanhi, huwag ka tumingin. Kung iliteral mo, lukitin mo mata mo, bulag ka na. Kung literalin mo ang kamay, yung sanhi sa pagkasala, putulin. Wala ka ng kamay. Pero ano yung sanhi sa pagkasala? Makamay man, mapaa, mamata, mailong, matay nga, dapat iwasan. Yan ang tura. Utos po yan. Utos po yan, at saka ang tura, batas po yun na hindi magbabago. Batas po yun na lahayang para sa kanyang mga anak. Pero kaya lang, yung iba, ginawa nilang cause ng salvation. Yun ang mali. Ito natin malaman. Hindi po cause ng salvation, kasi pag cause ng salvation, wala isang magpunta sa lang. Pero, dahil utos po yan, hindi hawa sa'yo mismo nagsabi, susundin yung tura na yan. Susundin pa rin yan. Okay. Sabihin mo sa katabi mo, sundin ko yan. Hindi, pagsikapan ko lang. Dito tayo. Pagsikapan ko lang. Matthew chapter 5 verse 21. You have heard that it was said to the people long ago, do not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. Narinig ninyo na noong unang inuutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Dito ba sa dito ang hindi nakapatay, tas kamay?
First John chapter 3 verse 15. Anyone who hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has entered life in him. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid, at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Ngayon, hindi ka pumatay, pati sa manok, sa ipis, pero napuot ka sa kapwa tao mo. Napuot ka kasi galit ka sa kanya. Mamamatay tao ka na rin. Malinaw sinabi, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggang ay wala sa mamamatay tao. So, hindi ka pumatay ng tao, pero napuot ka sa kapwa tao o sa kapatid mo sa laman. Anong tawag sa iyo? Mamamatay tao ka pa rin. Ganyan kahigpit ang tura. Sino dito ang hindi nakaranas ng puot sa kapwa? Tapos ka nga, yung hindi talaga mo ng pagkabata hanggang ngayon, hindi na marunong magpuot. Wala na mag-perfecto eh. Wala. Napuot kayo, di ba? Mamatay tao na tayo. Hindi literal na pinatay mo siya pero napuot ka. Mamatay tao din. Kasi pinagkalat yung baho mo. Puot ka sa kanya, mamamatay tao. Pagkalat mo na. Pagkalat mo na lahat. Yan ang nangyari ha. Criminal pa rin. Ngayon, buong tura pa siya ng kaligtasan, wala talagang isa mapuntang langit. Walang isa mapunta sa langit kung yan ang basihan sa kaligtasan ang tura. Pero hindi ibig sabihin, sinipa natin ang tura. Sabi na si Pablo, sinipa ang tura. Hindi naman sinipa niya eh. Pinaliwanag lang, ano ang pakaiba ng tura, ng law at saka grace. Hindi na naiintindihan ng iba eh. Masyadong makatura. Eh ngayon, kung makatura kayo, kayong mga pastor, mga bishop, mga operian, makatura kayo, akala na nyo mapunta kay langit. Tura inasahan nyo. Gaduda-duda din. Mamaya. Wala bang chismosa dyan? Basa. Pagbasahin. Basa. Matthew chapter 5 verse 17 to 30 stated and discussed the standard of Balaam's law. Nagsasaad at pinagpaliwanag ang patungkol sa pamantayan ng batas ng Alahayam. Kita mo yung standard ng batas niya, ha? Pamantayan. Ito, nabasa natin pamantayan, standard ng batas niya. Kaya ba natin ng sangkatauhan sa mundo ang standard ng batas na masunod? Sino ang kaya at asamay? Kaya! Ganyan kahigpit. Stated and discussed the standard of Alahayam's law. Yung batas, yung tura ni Alahayam. Grabe! Hindi naman pumatay literal pero napuot ka dahil siniraan ka niya na ang sabi niya binug ang mukha mo at nagalit ka sa kanya dahil sinabihan binug ang mukha mo. Sa totoo naman, ang mukha mo kabayo naman, di bakit naging binug? Nagagalit ka, napuot ka, o di pinatay mo na rin siya. Tapos nakakita ka ng babae kung kakula body. Wow! Nakita ni Bani ako kakula Bani. Aba, nagitiapin na rin. Kapag
Pag makita mo yung Bear Pilsen, ganyan katawan, sa Bear Pilsen, di ba? Question: can man possibly achieve such standard? Makayanan bang magawa ng tao ang gayong pamantayan? Makayanan ba ang pamantayan sa batas ng tura ng alhayam? Kaya hindi. Nakikita mo? Anong sagot? Ang Grace at saka Tunay. Okay, sa Grace tayo ha. Basa. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves. It is the gift of Elohim, not by works, so that no one can boast. Sapagkat dahil sa kagandang loob ng kalahayam, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng kalahayam at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmamalaki ang sinuman. Walang gawa, no? Hindi pinasyal ang gawa natin sa pagsunod ng Torah. Kasi ang kaligtasan ay grace, kagandahan loob. Nakikita mo? Kay Pablo yan, ayaw nila ito. Kay Pablo Ephesians, ang dali nila ang 14 books ng New Testament. Tinanggal na nga ang 14 books noong panahon ni sila ni Adam Weishaupt, yung mga kanunlo. Ang King James 1611, 80 books, tinanggal ang 14, naging 66 books. Ngayon, tanggalan ulit ng 14. Yung 14 ang epistle ni Paul. Tanggalan mo, yung anti-Paul. 28 na ang nagawa na. Basa! Romans chapter 9 verse 16. Titus chapter 3 verse 5. He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Tayo'y iniligtas niya, natamo natin ito, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa banal na Espiritu na siyang lumilinis at nagbibigay ng bagong buhay sa atin. Under grace, naligtas ba tayo sa gawa? Yes. Naligtas ba tayo sa gawa? Hindi. Yes? No. Hindi. Paano tayo naligtas? Dahil sa kanyang habag. At awa. Tayo'y naligtas. Iniligtas niya, natamo natin ito, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Habag talaga. Grace versus Torah. Sino ang gusto sa Torah? Tas kumay. Sino ang gusto sa grace? Na baligtas, tas kumay. Ang tawag sa inyo, kayo pala si Grace. Si Hannah Grace. Si Gracia. Grace po. Mga Gracia. Mga Grace po pala tayo. Basa. Romans chapter 9 verse 16. It does not therefore depend on man's desire or effort, but on Alahayam's mercy. Maliwanag kung gayon na ang pasya ng Alahayam ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Ang
Salvation po ang tinutukoy dito, hindi binabasiya ng kaligtasan sa pagsisikap ng tao. Pero walang dimension na hindi na natin ito karinatura. Bilang anak na masunurin sa ama, Aba Yahawa, sumunod pa rin sa Torah. Pero hindi yan ang basihan ng kaligtasan natin. Kung yan ang basihan, hindi tayo mapunta sa langit, sa buhay na walang hanggan, sa new heaven, yun. That's why gracia talaga. Pero, pag hindi natin asundin ang Torah, aba, mas masawa pa tayo sa demonyo. Wala nang batas na binabasihan natin. Sumunod pa rin sa Torah para maging matino ang buhay natin. Amen. Dahil pag hindi ka sumunod sa Torah, aba, ang dami niya napatay mo. Puot ng puot ka na lang. Mura ng mura ka na lang. Sumunod sa Torah, pero hindi yan basihan ng kaligtasan. Iba kasi iba, nagsunod sa Torah, yun ang cause ng salvation. Mali. Sumunod din sa Torah dahil utos ng ama, ng Aba Yahawa. Dapat ng tayong anak, bilang anak, masunurin sa utos ng magulang. Kapag hindi sumunod, ano mangyari? Palo. Oh, ang isa na itikpan. Okay, last one. Ephesians chapter 2, verse 4 to 5. But Yahweh's mercy is abundant, and His love is for us is so great that while we were spiritual dead in our disobedience, He brought us to life with Messiah. It is by Yahweh's grace that you have been saved. Subalit na napakasagana ang habag ni Yahweh at napakadali ang pag-ibig na inuukol niya sa atin. Tayo na binuhay niyang kasama ni Messiah noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating mga pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahan mo. Malinaw ha? Naligtas nga kayo, naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahan mo. Hindi sinabing naligtas nga tayo dahil sa ating pagsunod ng Torah. Naman. Diba? Kita mo yung mga palpakisyon ng mga theologian, mga scholar, Bible scholar daw. Palpak kayo! Nasirmon na ito yung mga pisa tayo. Aralin nyo na gusto. Basa. Romans chapter 11 verse 6. And if they are chosen by grace, it is no longer a matter of working for it. If it were grace, grace would be grace anymore. Hinirang nga sila dahil sa kagandahang loob, hindi sa kanilang mga gawa, sapagkat kung dahil sa mga gawa, hindi na ito maituturing na kagandahang loob. Yan, di ba? Maituturing bang kagandahang loob kung naligtas tayo sa pamagitan ng paggawa? Eh sabi na, ay hindi, gumawa pa nga. Eh, ligtas naman tayo, masama na lang. Ang titin na mga putak nyo, yung mga pastor ng mga Babylonian at sa mga ibang Uberian pa eh. Dapat lang sumunod tayo sa Torah dahil utos po yun ng Ama, pero hindi yung dahilan sa pagsunod ng Torah, naging anak ka ng alhayam. Yung anak mo ba? Dahil sa pagsunod sa utos mo, naging anak mo? Pag hindi mo sunod, hindi mo na anak? Anak pa rin. Inawan lang sa bahay ang alhayam eh. Sumunod ka sa akin, pananak kita. Pag hindi mo sunod, hindi na kita anak. Mali. Sumunod sa hindi yan, anak pa rin yan, dahil yung dugo na nalay tayo sa kanyang katawan, kaugatan niya, ay dugo mo. Ano? Blood? Covenant? Bakit tayo anak na hayam? Because of the blood of Yahweh Shai. Shit! During hang on the tree. Yun ang covenant. Nasa covenant kayo? Covenant Torah o nasa covenant? By the blood? By the blood. By the blood. Basa. 2 Timothy chapter 2 verse 13. If we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Kung kayo, kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nanatiling tapat. Siya'y nanatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Diba? Minsan hindi tayo tapat, pero ang
covenant niya halayan sa atin, tapat pa rin siya, eh, hindi makikita ko yung kanyang sarili. Minsan hindi tayo tapat eh. Pag nagalit ka, nagmura ka. Pag hindi ka magalit, hindi ka magmura. Lagi kang purihin siya, abay hawa. Pag magalit, nagmura. Hindi ka tapat minsan eh. Pero nandoon yung grasya pa rin. Hindi pa rin nawala ang kaligtasan sa'yo. Papaluin ka lang, nagkasaway. Pero nandoon pa rin. Kung tayo man ay hindi tapat, bakit hindi tapat? Minsan ang iba hindi nagtatayt. Minsan ang iba hindi nagsisimba. Minsan ang iba, palabura. Minsan ang iba, tuloy pa rin nagnanasa sa Coca-Cola body. Pero, nanatiling tapat pa rin ang alahayam sa atin. Yeah, sapagkat hindi niya maaaring itakwin ang kanyang sarili. Yan ang grace. Ang asawa, hindi tapat yan minsan yung mga gawin ng andresaya ang asawa niya. Pag-uwi sa bahay, sa pamagluto, sa plato. Tapos pag magalit, mabuti, nasira yung ito pa. Hindi yan tapat. Pero tapat pa rin siya lahayang sa kanya. Ayan. Siya, di ba? So, kita mo yan, ha? Ngayon, mayroon kong pinapiringgan. Pero kung kayo naman paringgan, huwag kayo magtampo sa akin. Yan, natural yan, magmangaral ka. Yaman. Na pinatagamaan ako ni Christian. Eh, kasi ginawa mo kasi. Pero maganda rin iba, kahit matamaan, okay lang, ngiti pa rin. Yan ang maganda, sport. Oh, ngiti pa rin. Ang iba naman, awitwan pa kayo. Iyak na. Yan ang, ano, ang tawag yan ay tinapay na mamon. Dapat tinapay na pandisal pag lumalamig, lalong tumitigas. Pero pag mamon, ang lambot, pag bumagsak, iyak agad ng tinapay na mamon. May sakit na tamporitis. Hindi lang diabetes, hindi tamporitis. Romans chapter 3 verse 4 of 3 to 4. What if some were unfaithful? Will their unfaithfulness nullify alahayam's faithfulness? Not at all. Let alahayam be true and every human being a liar, as it is written, so that you may be proved right when you speak and prevail when you judge. Ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? Ang ibig kayang sabihin, hindi yan, niyon ay hindi na rin tapat ang alahayam? Hindi. Ang alahayam ay tapat at totoo kahit sinungaling pa ang lahat ng tao. Ayon nga sa nasusulat, upang kilalanin kang matuwid sa iyong mga salita at manaig ka kung hahatulan ka na. Yung mga grupo na ang kaligtasan na nakabasi sa Torah, ayaw talaga sa kay Pablo. Romans 2, chapter 3, verse 4. Ayaw nila. Kasi emphasize dito ang grace, ang grasya, na kahit tayong mga tao ay dito pa, tapat pa rin si alahayam sa atin. Amen. Then alahayam siya. Hindi siya magbabago. Yesterday, today, and forever. He is the same yesterday. Pero tayo nagbabago. Dati maganda, ngayon pangit na. Dati puti, ngayon itik na, nabigat sa araw. Dati, kuminis ang mukha kayo na matanda na, kulubot na. Nagbabago ang tao. Dati kumpitong ipon, ngayon pangag na. Nagbabago ang tao. Pero sa layan, kailan ba hindi naman mapangag yan? May tinamaan ng linda. Nakita mo yung grasya na kailangan maintindihan ng mga tao ang grasya, gaano kalalim ang grasya. Wala nang ipon, natamaan daw yun. Bato sa langit, tamaan bukol. Hindi yan, bumatayo? Yes.
Romans chapter 8 verse 7. The simple mind is hostile to alahayam. It does not submit to alahayam as law, nor can it do so. So, kaya nga, kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng alahayam sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng alahayam at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. Meron ba tao makasunod? Meron ba? Hindi. Ano sabi nito? At talaga namang hindi niya kayang sundin ito. Hindi niya talaga kaya. Pero sundin pa rin natin kahit hindi kaya, kahit paano, meron namang katinuan ng buhay natin. Kasi kung iritin ko ang tura, si Pahilip ko, sabay ka na. Kapareho ka na ni Satanas ugali. Sundin pa rin natin ang tura, pero hindi yan ang cost ng salvation natin. Kasi kung yan ang basihan sa kaligtasan, hindi tayo maliligtas dahil umapagpak tayo minsan eh. At hindi natin kaya masunod. Ngayon, naiintindihan na. Sabihin mo sa katabi mo, naiintindihan ko na ang grasya. Naiintindihan ko na ang grasya. Ikaw. Dahil political concept, Bible contradiction. Ang hakahapa sa pagkaunawa ay naglilikha ng pagkasalungatan sa Biblia. Nagkasalungatan ang teaching of Tura at saka teaching of grace kasi hindi talaga intindi ng uso. Walang hermeneutical understanding at walang exegetical. Yun ang nangyari. Ngayon, ang sabi ito, Tura, the Tura versus grace. Ngayon, ang standard ng Torah, ng Alhayam's Law, discuss the standard, no? Nasa saad ay pinagpaliwanag na ang tungkol sa pamantayan ng batas ng Alhayam, yung Torah, talagang mahirap masunod. Dahil minsan tayo, sutil, tulibagbag, pasaway. Pero minsan naman, matino, masumpong-sumpong, parang dagat, minsan low tide, minsan high tide. Yes. Ganun na lang nitsyo din ang tao. Low tide ka ba ngayon? Hindi, high tide ako ngayon. Ngayon, bukas. So, pabago-bago. Ngayon, eto. Question. Can man possibly achieve such standard? Makayanan bang magawa ng tao ang gayong pamantayan? Makayanan ba? Nothing. But alahayang will make a way. Hindi. Ngunit, ang alahayam ay nagbibigay ang makagawa ng alahayam. Alahayam will make a way. For since you'll be no way. Yes. Ngayon, alamin natin kung ano ang kanyang pamaraan para tayo magkaroon ng kaligtasan dahil hindi natin kaya talaga ma-perfect ang Torah. Pero utos niya, nasundin pa rin natin kahit hindi natin perfect. Para tumino naman tayo bilang anak na masunurin. Ngayon, alamin natin ano ang ginawa ni Alahayam kung bakit tayo naligtas through by grace. Ngayon. First book. Ayan, basa. The first book of Adam and Eve. Chapter 24, verse 1. Book of Adam and Eve. Then came the word of Alahayam to Adam, and said to him, O Adam, as you have shed your blood, so will I shed my blood when I become flesh of your descendants. And as you died, O Adam, so also will I die. And as you build an altar, so also will I make for you an altar of the earth. And as you offer your blood on it, so also will I offer my blood on an altar on the earth. Ang ibang mga Christian, halos lahat,
doon lang sila nakayakap, nakayapo sa 66 book. Ayaw nilang intindi itong first book of Adam and Eve. Ayaw na pariwalaan to. Samantala, ang mga Hebrew Israelite Bible ay more than 100 books. Yung mga Christian ay 66 book lang. Ngayon, Tagalog tayo. Basa. Aklat ni na Adan at Eva 24 verse 46. Pagkatapos ay dumating ang salita ni Alayam kay Adan at sinabi sa kanya, O Adan, kung paanong ibinuhos mo ang iyong dugo, sa gayon ay ibubuhos ko ang aking sariling dugo kapag ako ay naging laman ng iyong mga inapo. At kung paanong ikaw ay namatay, O Adan. Alam niyo, dahil sa kalungkutan ni Adan ni Eva, tumalong sila sa banging. Namatay. Sila. Binuhay ni Alhayam, ni Abay Hawa. Ngayon, yung nabuhay, ito na kinausap. Pagkatapos ay dumating ang salita ni Alhayam kay Adan at sinabi sa kanya, O Adan, kung paano ibinuhos mo ang iyong dugo? O, kasi nalaglag siya sa bangin, tumalong sila. Sa gayon, ay ibubuhos ko ang aking sariling dugo, sabi ni Alhayam, ha, ni Abay Hawa. Kapag ako ay maging laman ng inyong mga inako. Ibig sabihin, si Abay Hawa, magkatawang tao. At kung paano ikaw ay namatay, uwadan ang karuntong. Ako na magbasa. Gayon din ako mamatay. Gayon din ako mamamatay. At kung paano ikaw ay nagtatayo ng isang dambana, gayon din naman ako gagawa para sa iyo ng isang dambana sa lupa. At kung paano inihandog mo ang iyong buhay, ang iyong dugo, sa ibabaw niyon ay gayon ko ihandog ang aking dugo sa ibabaw ng isang dambana sa ibabaw ng lupa. Si Abay Hawa, Alahayam, inausap niya si Adan, yung binuhay nilang namatay, dahil tumalo sa bangin, na maghandog din siya ng dugo para sa kapatawaran ng kasalanan. Okay. Basa. And as you sued for forgiveness through the blood, so also will I make my blood forgiveness of sins and erase transgression in it. And now, behold, I have accepted your offering, O Adam, but the days of the covenant in which I have bound you are not fulfilled. When it will be fulfilled, then will I bring you back into the garden. Ako magbasa sa galaw. At kung paanong humingi ka ng kapatawaran sa pamagitan ng dugong iyon, gayon din naman gagawin ko ang aking dugo na kapatawaran ng mga kasalanan at pupurahin ko ang pagsalangsang dito. At ngayon, masdan, tinanggap ko ang iyong handog, O Adan. Ngunit ang mga araw ng tipan kung saan kita iginapos ay hindi matupad. Kapag matupad na, ibabalik kita sa hardin. Ang grasya ay si Abay Hawa, magkatawang tao, mag-sin ng blood para mapatawad ang ating kasalanan. At mabalik sa hardin, si Aday, si Eva, pati tayo. Ang dating Garden of Eden sa Palawan, nilipat na nasa third heaven na. Ang lahat ng namatay sa third heaven mapunta. Yan po ang promise niya. Ngayon, how Abay Hawa became human? Paano naging tao si Abay Hawa? Ha? Kasi yan ang promise niya kay Adan at iba. Paano siya naging tao? The second book of Adam and Eve, chapter 8, verse 18. Then, after a long time, the city in which the gold in
incense, the incense, and the mirror are found with my body shall be plundered. But when it is spoiled, the gold, the incense, and the mirror shall be taken care of with the spoil that is kept. And not then shall perish until the words Elohim made man shall come, when kings shall take them and shall offer it to him, gold in token of his being king, incense in token of his being Elohim of heaven and earth, and mirror in token of his passion. The second book of Adam and Eve, chapter 8. Kung magkagayoy pagkaraan ng mahabang panahon ang lungsod kung saan ang ginto, ang insenso at ang mira ay masusupungan kasama ng aking katawan ay sasamsamin. Ngunit kapag nasira ang ginto, ang insenso at ang mira ay alalagaan ang nasamsam na naingatan at wala sa kanila ang mawawala hanggang sa dumating ang salita ng Alhayam at ginagawang tao kapag kukunin sila ng mga hari at hihihandog sa kanya ang ginto bilang tanda ng kanyang pagiging hari, insenso bilang tanda ng kanyang pagiging Alhayam ng langit at lupa, at mira bilang tanda ng kanyang pagsinta. Pansin mo ha? Dumating ang salita ng Alhayam. Anong dumating? Ang salita na ginawang tao. So ang salita ni Alhayam, yun ang naging tao. At yan si Masyayak Yahawashay.